Okay, final testing na tayo. Ayan na, si Sony Android TV. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okay, mayroon tayong tanggap dito ngayon na isang Sony 43. So, kita nyo dyan na nagbe-blink siya. Bibilangin natin yung kanyang blinking. Ano yan? 5 times blinking. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, ano to mga bro? 43W800C. Sakit to ng mga 43, 50, 55. Bali, shout out si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Nagaling pa ng, ano, galing pa ng Bangar. Mga, ano, mga tatlong bayan. Oh, dalawang bayan. Yung dinaanan bago makarating sa lugar ko. Natin yung kanyang model. Ayan, 43W800C. First time daw masira, sabi ni sir. Okay, yung kanyang 12 volts. Tapos, ayan, namatay. Namatay yung backlight. Ayan, red blinking na siya. Tanggal ulit ng, ano, power supply. So, madalas na problema ng mga unit na to, 43 to 55. Ay yung ano niya, yung boltahe ng kanyang 1.8 volts. So, pakita lang natin. Tanggalin muna natin ng power supply. Yan. Dapat yan, mayroong output yan na 1.8 volts. Okay, power on natin. Kita lang natin yung tester natin. Okay, power on. Abang tayo din sa input na 3.3. Kita nyo naman na. Abang tayo sa input. Power on. Ayan, nag-backlight, lumabas yung 3.3. Check natin yung out. Okay, hindi na natin nahabol kasi namatay na siya eh.
tanggalin ulit natin ng power supply. Okay. Pagkalabas ng backlight, siyempre ano na yun, lumabas na yung 12 volts na supply ng panel. Okay, nilagay natin power supply. Pagkalabas ng 3.3 volts, lipat agad tayo doon sa pin number 3 ng IC. Dapat may masukat tayong 1.8 volts doon. Okay, power on. Yan, lumabas yung 3.3, yung backlight. Lipat tayo. Wala siyang 1.8 sa pin number 3. Ayan o. Balik tayo sa pin number 1, 3.3. Ayan, mamatay na. Tapos mag-blinking ulit sa 5 blinks. Okay, ulitin natin. Okay, lagay natin yung power supply. Ito, may supply to ng 12 volts na sukatan na natin kanina. So, dito na tayo sa mismong sira niya. Sa 3.3 volts. Okay. Lagay ng power supply. Power on. Paglabas ng 3.3 volts, lipat tayo sa pin number 3. Ayan, dapat mayroong 1.8. So, wala. Balik tayo sa 1. Mayroong 3.3. Walang 1.8. So, itong IC na to, ano lang naman to eh. Makikita nyo, tatlo lang yung paa nyan. Yung pinakagitnang paa, yun na yung kanyang ground. Yung pin number 1, yan yung input na 3.3. Yung pin number 3, yan yung output na 1.8. So, yung regulator IC na to, triggering pin na mag-switch. Kaya, dapat, kung meron na siyang input, dapat meron na din siyang output. Hindi katulad ng mga 4 pin, 5 pin na regulator IC, 'yon kailangan pa siya, nangangailangan pa 'yon ng switching trigger doon sa isang pin. Pero ito dahil 3 pin lang 'to, input, ground at saka output. So, matik 'to pag meron siyang input. Meron na din siyang output. Pero kung meron siyang input at wala siyang output, automatic sira yung pyesa na yan, yung IC na yan. So, sakit to ng mga ganitong model. Pwede naman na palitan na lang to. Pwede naman yun na lang yung i-repair, i-replace. Pero mas mahal pag palit tayo dyan. So, yung choice ng ating customer dito ay i-repair muna natin. Kung sakaling bibigay siya, saka lang natin papalitan. So, wala naman tayong exact na pabalit dito sa sirang pyesa. Kaya, ano na lang. Pwede naman natin itong lagyan na kahit na yung ibang number. Basta same or higher ampere. Huwag lang tayong maglalagay ng mas mababa yung ampere nito dahil masusunog din. Pero dito, lalagyan natin siya ngayon ng back converter. So, bali yan yung kanyang pyesa na papalitan natin. Or modify na lang natin. 99.15, 18. So, bali 1.8 volts, 1.5 ampere yung rating nito. Pwede na kayong gumamit dito ng mga back converter na 3 amperes. Mas maganda. 5 amperes. Okay din. Huwag lang kayong maglalagay ng mas mababa sa ampere rating or current rating. Kasi siguradong masusunog. Okay, bali tatanggalin ko lang yan. And then, lagyan natin ng back converter. Bali, adjust na lang natin yung back converter na ilalagay natin para sakto na siya. So, 3.3 volts yung kanyang input. Ayan, 1.8.
Ayan, 1.8. Pansin nyo ba yung kanyang backlight? Naka, ano yan, naka-on na. Naka-on na yung backlight niyan. Yan, wala na siyang blinking. Saka yung kanyang backlight, naka-on na yan. Ayan o. Naka-on yung kanyang backlight. Dito, sa mas malaki. Ayan. Naka-on na yung kanyang backlight. Saka wala na siyang blinking. 5 times blink. So, obserban ko na lang kung hindi magbago yung voltahe nito. So, check ulit natin. 1.8. Ayan. So, ito na yung setup natin. So, bali na ilagay ko na yung ating buck converter. Kaya lang, in-adjust ko pa ulit ito mga bro kasi nag-a-adjust siya ng kusa yung nilagay natin na buck converter. Kung minsan nagiging 1.5, 1.6. Pag ganon, bumabalik din siya sa 5 times blinking. So, ginawa ko siyang 1.9. So, okay naman na siya, kaya lang, hindi naman pwedeng i-fix na natin yung 1.9 dahil na-design naman to na 1.8 volts talaga yung supply. So, makikita nyo dyan na okay naman yung 1.9 volts. Pero, syempre, dapat ayusin natin. So, kunin din natin yung eksaktong 1.8. So, ang gagawin natin dito ay papalitan ko na lang yan. Back converter na nilagay natin dahil meron pa naman ako dito yung extra yung mga mas malaki 5 amperes na back converter, mas maganda yon, mas may fine tune natin yung kanyang or madali nating may eksakto yung voltahe na 1.8. so ang supply na lang nun ay kukunin ko yung input sa 12 volts, and then yung output na 1.8 ilalagay ko din dun sa 1.8 volts line. Tapos dapat eksakto natin. So, yun yung gawin natin. Tapos, balik tayo. So, ito na yung ginawa natin. So, dahil hindi ko ma-adjust ma-eksakto sa 1.8 yung nilagay natin na buck converter, 3 ampere. So, nilagyan ko na lang siya ng mas malaki. So, ang kagandahan lang dito, konting voltahe lang, pero marami ka ng ikot dito. Hindi gaya nito. Napakalit ng allowance. Kunting pihit mo lang, malaking voltage na yung na-adjust. Samantalang dito, madali nating ma-exacto. So, yung kanina, yung setting natin kanina na gumana is 1.9. So, ayaw naman nating baguhin yung design niya na 1.8. Kaya, nilagyan ko na lang ng ibang buck converter kasi nga ito madali siyang i-adjust. Yung dito na yung supply na ng out na ng buck converter natin. So yan, 1.82 or 1.8. So na-exacto natin. So ayan na. Ayan, Sony logo. So, ayan. Nagustuhan niyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Bali, sasarado ko na to. Konto man gaminin. I'm walking alone the streets.